Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga Cancer. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Cancer. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito. Depende sa nangyayari sa'yo, okay? So start na natin ang reading mo. Kung magbabanggit ako ng zodiac sign, energy lang yung pinipick up natin at hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. Okay, so we do have your 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. This is your person, no? Napaka busy. Maaaring tinatry i-shift ng person mo yung sarili niya sa mga bagay-bagay na pwedeng may kinalaman sa pera or sa kung ano man yung nasa harap niya ngayon. I feel like mayroon siyang mga gustong mangyari. Lalo na kung pagdating ito sa development, no? Lalo na pagdating sa pera. Andiyan yung focus ng person mo. And with the Hierophant, very traditional kind of person ito, no? And maaaring hindi niya kayang i-present ang sarili niya sa'yo. Although nararamdaman niya may soulmate connection dito, this could be your soulmate. Lalo na na maaaring, kasi may nakita tayo dito kanina eh, dito sa, while I'm getting these cards. Lumabas sa side mo yung protection, transformation, dreams, and psychic ability. So, pwedeng malaki ang chance na talaga nararamdaman mo rin yung connection mo dito sa person na ito or yung connection ninyong dalawa. Dahil pwedeng mataas ang iyong psychic ability or kung hindi man, yun nga, yung open ang iyong spiritual knowledge. Ibig sabihin, ramdam mo yung string na nagkoconnect sa inyong dalawa. Okay? May sense of, ay parang iba. Ang hirap i-let go nitong taong to. Ang hirap kalimutan. Lagi siyang lumalabas sa panaginip ko. But now, nakakonsentrate ka nga lang sa transformation mo. Yan, no? Maaring, pwedeng, ganun din, sa money. And I can see someone here being pregnant. May nakikita tayong buntis dito. Lalo na sa side ng person mo, meron din ditong the Empress and protection. So, maaaring ikaw din to na ipinoprotektahan mo ang sarili mo dito sa taong to. Or, maaaring ayaw mo makasakit. Ayaw mo makasakit. Yun yung energy mo. And maaaring maraming nagbago sa'yo. Unlike before, no? So, someone, this could be someone from your past. And right after that, no? Nung pag, maaaring yung time na magkakilala, magkausap, magkasama pa kayo, ibang-iba ka noon and iba ka na ngayon. Iba na yung way of thinking mo and with the 8 of Cups, nag-iba na yung pananaw mo sa future. Might be, hinahawakan mo ngayon yung new beginning with the 8 of Wands and I feel like you're moving separate ways, no? So, pwedeng magkaiba kayo ng line or litanya ngayon ng pag-iisip at saka pagkilos nitong person na ito. So, pwedeng siya, concentrated siya sa sarili niya, ikaw din, concentrated ka rin sa future mo, sa mga gusto mong mangyari sa buhay, yung iba sa inyo, pwedeng meron kang mga sinisimulan, and I see a lot of growth in you, so, you're moving away. At saka yung iba sa inyo, if there's a relationship, maaaring hindi ka pa interesado pagdating sa ganun. Kasi alam mo, marami ka pang dapat ayusin eh, especially sarili mo, mga problems na yan. And ganun din yung person mo with the Knight of Wands. So, Aries, Leo, Sag energy. Pwedeng concentrated siya sa travel. Or, kung hindi man travel, kung nasan siya ngayon, pwedeng may pagkakalayo sa inyong dalawa. Although, gusto niya na with the Empress, for some of you might be dealing with someone na sa trabaho, ang trabaho niya nasa bahay, no? Or, ang business niya nasa bahay. So, maaaring nandun din yung focus nitong person na ito. Like, gusto kong, there's a lot of love. Don't get me wrong. Mahal ka na itong person ito. Hindi ibig sabihin na lumalayo siya, hindi ka na niya mahal. Kasi ang totoo niyan, lumalayo siya, pero ikaw nasa isip niya. And maaaring iba na rin kasi yung pananaw mo sa future at hindi ka masyadong open sa kanya. That's why may paglayo na ginagawa itong person na ito. Parang, ay, teka lang, hindi na ako welcome dito sa person na ito. Pero I'm seeing like you want relationship, pero maaring nakukulangan ka sa mga ginawa niya noon. Maaring kulang yun. Kaya hindi mo siya win-welcome. Yun ang nakikita natin dito. And so, your person is, we do have here, healing, well-being, good luck, and grieving. Okay? So, definitely, itong person mo lumalayo, nasasaktan.
Pero looking forward na lang siya sa parang positive thinking na lang na, ay hindi, masakit lang ito sa una, pero time will come, marirealize ko din na mawawala lang yung sakit. Yung parang tipong, ah, wala na, parang hangin na lang. Pero, yeah, nasa healing siya, oh. Maaaring ikaw yung umalis dito sa connection, or ikaw ito na hindi interesado dito sa person. Pinaramdam mo sa kanya yon na hindi ka interesado or hindi ka open sa connection na ito. Kaya nangyari with the well-being, mas nag-focus siya sa sarili niya kasi alam niyang lumalayo ka eh. Nararamdaman niya yung paglayo mo. And yun yung nagkakos sa kanya para masaktan at mahirapan dito. Pwedeng nagtatago rin siya ng emotions. Well, kasi nga, pinaramdam mo kung gaano ka sakit. Ikaw yung nagparamdam nun. Now, your person is like moving up na, no? Sa, kumbaga, sa paglalakad ng hagdan, nandun siya sa baba before. Ngayon, unti-unti na siyang umaahon or umaakyat. Pero we do have here 6 of Cups, 2 of Pentacles, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Nagba-back and forth pa rin siya, no? Hindi siya makatapos-tapos sa connection na ito. Kasi maaaring, I don't know, but you might be dealing with a person na merong siyang kadil or may bagong person na involved dito sa situation na medyo may edad. Kung hindi man literal na may mas edad, mas matanda sa inyo or mas matanda sa iyo, pwedeng ganun. Nakikitaan natin na medyo mature. And hindi ito yung gusto ng person mo kasi pwedeng may kakonect na siyang iba. Kaya lang, nagkakaroon siya ng back and forth. Eh. Teka lang, parang hindi ako sigurado dito sa person nito. Ganun yung energy na nakukuha ko sa kanya. Maaring may new person na na-involve dito, pero hindi siya sigurado. Okay? And we do have here the Chariot. Yes, this is your energy, Cancer energy. Bumabalik at bumabalik sa'yo eh. Bumabalik at bumabalik sa'yo itong person ito. Mahal ka pa niya eh. Kaya lang, lumalayo siya, pero mahal ka pa niya. And it is because, pakiramdam niya, hindi na siya welcome sa'yo. Kaya niya ginagawa yon. And when, with regards to this new person, pwedeng may new person na involved dito, hindi ganun kalalim yung emotions na nararamdaman ko. Napakahilaw pa. Okay? And we do have your strength. Alam niyo kung may pagkakalayong nangyayari sa inyo na ngayon, way lang ito para mas ma-develop or mas pagtibayin pa yung connection niyo. Maniwala ka. If this is a soulmate connection, ramdam mo yan. Alam mo yan sa sarili mo. This is your soulmate. This is the one for you. Kaya lang ikaw itong lumalayo. Might be because with the 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, hindi ka sigurado. Nag-aalinlangan ka. Maaring in the near future, nako, eh paano kung mag-end lang ulit? Ganyan. Masyado kang overthinking na nagko-cause para sa'yo na lumayo dito sa person na ito. And with the Tower, I feel like a lot of problems. Hindi pa ito ha, hindi person mo. Nakikitaan ko ng pagbabalik pa itong person na ito. Hindi nga lang sa ngayon, pero babalik at babalik siya. And with the Tower, ending of a situation, which is pwedeng problems, okay? Kung ano man yung mga problems mo ngayon, hindi man dito sa person na ito, personal problems. I can feel an ending there, okay? I can feel, nararamdaman kong mag-end na yan. So, ipag-pray mo lang, be more positive. At saka pagdating dito sa taong to, please, eto ha, kasi nakikita kong pagbabalik nitong person na ito, pero please, please, please lang, huwag mong gawin itong missed opportunity or lumagpas na pagkakataon na naman. Dahil tendency sa'yo na ma-miss mo na talaga yung opportunity na babalik itong taong to, pero when that time comes na bumalik siya, sana wag mo nang hindian. Dahil pwedeng mangyari na bumalik siya, hindian mo ulit, and then that's it. Wala na. Okay? So, ayaw mo yun, di ba? Because you feel a lot of love coming from this person, eh, nakakahinayang. Okay? So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.